Kamusta mga kabady? May Lenggera, Pabansang Rider, I am in war. So nandito tayo ngayon sa aking munting garahe. At gagawa tayo ng video ngayon regarding sa bypass. So ito. Bakit mas maganda gumamit ng bypass kesa maglagay ng bypass sa oil cooler kesa gamitin mo yung oil pump side, itong oil line side pag magagawa, pag gagamit ka ng oil cooler. So bagong yan, syempre palike naman ng video kung hindi pa kayo kung magugustuhan nyo. Tapos pa-subscribe kung gusto nyo maging updated sa mga video ang ginagawa ko. Salamat sa mga nag-subscribe at mga sumusubaybay. Pag-usapan natin ngayon, itong ang bypass. Bakit siya importante at maganda na dito mo ilalagay yung bypass. Yung ano, oil cooler. Siyempre, may dalawang klase ng bypass. Itong gold, itong silver, ito yung galing Thailand, ito yung galing Japan. Pakigawa to, itong morin, pagkakalam po morin. Ang kinagandahan nito mga takigawa o kay Japanese na mga bypass is mas pulido yung pagkakagawa niya. Okay. Yung kanyang bakal na ginamit, talagang makinis, magandang alloy. Kumpara dito sa may Thailand na halatang halata yung casting, tapos makikita mo yung may ridge siya na pwede maging compromise sa seal ng oil filter. So, saan nakalagay ito? Nakalagay ito, okay. Dito. Ayan. Yan. Dyan siya nakalagay, ang ating bypass. Ito yung stator side, ha? Stator side. So, dito lalabas. Ang kagandahan ng takigawa, talagang smooth siya. So, lalapat talaga siya rito. Meron naman siyang oil line. May oil seal naman siya. May oil seal siya, o-ring. Pero mas maganda pa rin tong ito kasing isa. Hindi siya ganun ka yung bakal niya, hindi ganun ka perfect. Kung isusum ko lang, ha, hindi nyo makita eh. Kita-kita yung cast mark niya. Hindi katulad nitong takigawa, talagang perfect yung pagkaka-CNC sa kanya. Kaya mahal. Eh yun ang pinagkaiba ng dalawa sa presyo. Ito, nag-i-import ako nito. So mga may gusto, PM nyo lang ako. Nag-i-import ako nito kung gusto nyo mag-oil cooler. Malaking bagay yung oil cooler sa ating makina dahil tandaan nyo, ang makina natin is air-cooled. Ang lifetime ng makina natin is ang langis. Kailangan laging nasa tamang temperature ang langis, syempre. So pag-usapan natin ulit. Saan ba nangyagaling yung langis ng makina natin? Okay, saan ba pala ginakinukuha ng bomba yung langis na binubomba niya sa lahat ng parte ng makina natin? So balik tayo dito sa may ito yung clutch cover side. Ito yung ganito yan. Tayo. So ito yung kanyang oil sight. May oil sight sa ano, sa clutch cover side. Pag binuksan natin 'to, ayan, buksan natin. Tenet. Kung makikita niyo tong lugar na 'to, meron ditong filter. Nawala yung filter ko eh. May filter dapat diyan. Filter diyan. Okay, ito yung sa loob na makina na. Okay, nasaan yung sigon niyan? So, ganito yung tsura niyan. Bubuksan ko pa. Okay, yun yung butas ha. Malayit na yung butas sa ilalim. Ito. So, ang katabi niyan. Ito ha, itong butas. Itong katabi. Ito yung katabi pala. Katabi ng butas ito. Itong lugar na to, kung nasaan yung drain plug, yan. So, nakukuha yung langis, syempre sa oil reservoir, sa may drain plug. Yan ang ngayon, dyan yung, ano, yung, nandiyan yung button langis natin.
Tapos, dapat mataas pa yung level ng langis natin. Kasi mataas yung oil sight eh. Kung mapapansin nyo, oil sight nasa banda rito. So, malaking bagay yung oil, yung ano, yung oil level ng langis natin na nandun dapat siya sa may oil sight. Kung makikita nyo, yung oil sight natin, ang taas. Ito yung baba nung makina, nandito. So, mataas yan. Dapat nasa kalahati nitong ano, nitong oil sight. Ganun kataas ang level ng langis dapat natin. So, yun. Galing dito. So, galing dito, sa reservoir na yan, kukuha ng langis yung oil pump. Dadaan sa butas na to. Tapos, yun yung butas eh. Lilipat lang sa kabila yung katabi na to. Yan, yung katabi na yan. Nakita yung maliit na yan. Diyan kumukuha ng langis. Okay? E yun yung dinadaanan. Okay? Oh, yan. Ito yung dinadaanan niya. Yan. Pakyat dito sa may oil pump. Galing dyan, kukuha ng langis yung oil pump packet dito. Okay. Ganito yan. Ikot. Okay, kukuha ng langis. Pupunta sa maliit na butas na to. Kung makikita nyo sa ilalim yan, may sarao. Kaya kasi yung pinupuntahan ng langis. Yun yung access ng langis eh. Akit siya. Kukunin, higupin yung langis packet. Papunta rito. Itatapon dito sa kabila. Ito maliit na to. Yan o. Diretsong diretso yan. Pero pag ito binaliktad nyo, papunta tayo sa loob ng makina. Pak! Ito yon. Sa labas. Okay. Kung akala nyo, ito di ba yung ano yung oil line papuntang head? Kaya yung dediretso doon, hindi. Hindi pa siya dumediretso doon. Galing dito, itatapon niya ulit dito sa kabilang makina. Sa kabilang crankcase, sa left crankcase natin, cover. Ayun, may butas siya yun. So, yan. Pag nakadito, di ba, bubuksan ko. Pak! Galing dito, itatapon niya dito sa kabilang butas. Sa kabilang butas na to. Yan. Pagkatapos nun, kabilang butas na yan, tsaka niya ibabato yung langis dito sa ilalim sa may oil filter natin. Tapos, kung meron kang oil bypass, okay, yan, may oil bypass ka, yan ha, dito lalabas kasi sa maliit na butas na yan. Itatapon niya diretso sa bypass para lumubog yung langis. Okay. Yan. Pagkatapon niya, lalamig niya yung langis. Babato niya sa oil cooler. Bago niya ibalik ulit dito sa kabila at ihigupin pabalik. Pabalik dito sa may crankcase. Pagbalik sa crankcase, itatapon niya rito. Yung katabi niya yung butas. Sa katabing butas, ito yung katabing butas ha. Oh, yan. Tsaka pala nyo itatapon sa oil line. Oh, yun. Nakita natin ngayon na hindi direkta yung bomba doon sa lugar na yun. So, dito, didiretso mo na sa kabila, pupunta ng filter bago magbato dito sa may oil line. So, mas maganda pa rin talagang gumamit ng ganito, ang bypass, para palamigin ng langis. Dahil, mas malakas ang pressure. Yung pressure doon, direkta galing sa bomba. Pag dito, malakas pa rin siya, pero hindi ganun kalakas. Bakit? Anong problema? Bakit hindi malakas doon? Dahil, may isa pa siyang access line. Kung galing ka dito,
Galing ka dyan, di ba? Galing dito sa mali, galing sa may filter. Pumomba rito. Papasok, lalabas dito sa may oil line. Yung katabi niya, sa gilid, babalik pa yan dito sa may clutch cover. May butas dito, may access. Babalik dito sa may clutch cover para bumomba ng langis papunta rito sa may sigunyal. Okay. So mahina na yung pressure. Nahati na. Malakas pa rin siya pero nahati na. Tapos nagdagdagan mo pa ng extra load kasi mas mahaba yung tulak na ngayon ng ano, yung di ba yung langis galing dito sa may crankcase? Galing sa may crankcase, tutulak siya sa oil line. E pag tulak sa oil line, delayed ngayon yung bato ng langis papunta sa may head. So, kaya hindi siya advisable talaga na magkabit ng oil cooler dito. Kasi pag start mo pa lang, nag-drain yung oil cooler eh. Kasi nakataas yan, baliktad yan eh. Ganun yan. Pag-drain mo muna yung oil cooler, yung oil sa oil cooler. Pag in-start mo, tsaka palang babato. So may delay. Mas mapapabilis lang yung wear and tear ng head mo. Ang pinakauna may sira dyan, syempre, yung camshaft. Kasi doon nakadikit tong oil na to sa camshaft. Okay, kaya importante, hindi delay yung baton ng langis doon. Secondly, naghahati pa siya dito sa may clutch cover para ibato yung langis sa may sigunyal. Ah, tama, sigunyal. Tapos, meron pa isa. So mas maganda siyempre kung may oil cooler kasi na high capacity oil, na oil pump pala. May high capacity oil pump. Mas maganda yung high capacity oil pump para mas malakas yung bomba lalo. Magko-compensate siya sa pag-circulate ng langis. Tandaan niyo ang lifeline ng makina natin dahil air-cooled na makina natin is itong bombang to. Mas malakas yung bomba mo, mas maganda. Pero kung ikaw ay nakatagawa, may mga iba kasi, okay, sinasabi, is access to para sa oil cooler. Tama yun. Pero tandaan nyo, mahina na yung pressure doon. Hindi na siya ganun kalakas dahil yung kalakasan ng pressure doon, galing dito ah, pumunta na sa may oil line papuntang head. Secondary na lang siya. Tapos, pinapalamig niya yung langis na papunta sa may sigunyal. Kung may oil cooler doon. Pero hindi siya advisable kasi mahina na. Mahina na yung bomba. Kaya mas maganda nakalagay sa bypass yung oil cooler. Hindi dito sa may bomba sala. Dito sa may oil line. Okay. So yun, na-discuss ko na sa inyo kung bakit mas maganda tong gumamit ng oil bypass kesa magrekta ka sa oil line papuntang oil cooler papuntang head dahil delayed. Ngayon ang aking opinion, kaya mas maganda tong oil bypass. Kung gusto niyo ng oil bypass, pwede kayong order sa akin oil bypass. Medyo may kamahalan lang, i-PM niyo lang ako para magkaroon kayo niyan. At sigurado ko sa inyo, matatagal ang buhay ng makina niyo dahil mas malamig syempre lang is maganda yung running temperature ng makina natin. Hindi maluluto agad yung langis. Okay. Siyempre, kung gusto nyong gumamit ng magandang langis, gumamit kayo ng Maxima. Yung Maxima kasi, ester-based yung langis na yan, lalo na yung Simblend at yung Pro Plus. Ito yung gamit yung langis sa pinangkakarera ko. So yung motor ko, wala tong bypass ngayon kasi wala akong paglalagyan eh. Pero may naka-oil pump to para mas mabilis mag-circulate yung langis. So salamat sa panonood guys sa aking video regarding sa may oil bypass. Bakit ito mas maganda kaysa magkabit ka ng oil cooler sa may oil line papuntang head. So sa mga nanood, thank you very much. Pa-like kung gusto niyo yung video. Okay? Subscribe kayo kung gusto niyo mag-updated sa mga video yung ginagawa ko. So mga kabadis, hanggang sa susunod ulit, Melenguera, Pamasan Rider, I'm in war.
See you all around, mga guys.